Sa vlog na to, i-share ko po sa inyo kabayan kung ano yung mga bagay at ano yung mga dokumento na hinihanda ko sa aking pag-uwi sa Pilipinas. Ang layunin po natin sa vlog na to kabayan is makatulong lang po sa kapwa o OFW natin about sa repatriation procedures. Kung ikaw ay isang OFW at pauwi ka po sa Pilipinas sa mga panahon na to, ang video na to ay para sa iyo kabayan. So stay tuned. Una, kailangan po nating mag-register sa DOLE. Ito po yung tinatawag nilang OASIS or OFW Assistance Information System. All OFWs planning to come home dito sa Pilipinas sa panahon ng pandemic, we are all requested to register in the OASIS, which we can access sa link. Ang information na to ay maaari po natin siyang gawing through online at pwede po rin natin siyang gawin manually. Ang tips ko po dito, base doon sa na-experience ko, mas maganda po talaga siya kung i-through online natin ang application nito para po mas mabilis ang pagbibigay ng serbisyo o tulong ng DOLE. At pagkatapos mong ma-fill upan lahat ng mga required information, okay, reviewin muna natin ang mga detalye. Dapat siya talaga ay tama. Okay? And then, pwede na po natin siya i-submit kabayan. The next mandatory requirements kabayan, mga ka-OFW na kailangan nating i-prepare is yung passport natin saka yung Red Cross QR code. Okay, mandatory po to, lalo po itong Red Cross QR code kasi lahat po ng mga OFW, seafarers, land-based, saka mga turista, dadaan po tayo, mag-undergo po tayo sa swab test sa International Airport conducted by our Department of Health. Ang tips ko po dito sa Red Cross QR code, mga ka-OFW, mga kabayan ko, mas maganda, mas mainam, ready na po siya, na prepared na po natin siya sa ating mobile, na snapshot na natin siya yung QR code, or pwede po siyang i-print out para po maiwasan po natin ang mga crowded, iwasan po natin yung aberya, iwasan po natin yung hassle dun sa international airport, mga kabayan. Okay, sa bahagi ng video na to kabayan, dito po natin siya i-access yung registration ng Red Cross. Importante lang naman dito is kailangan 100% correct po yung information na na-input natin. Kasi po, pag once na na-submit na siya, magre-reflect po siya dun sa certificate natin from Bureau of Quarantine. So, related po siya dun sa COVID test result natin. So, iwas aberya, iwas na rin sa delay, dapat po 100% correct tayo sa mga information natin. Ang tips ko po dito, yung email saka yung mobile number na na-input mo dapat po active siya para po pwede kang maka-edit, pwede kang maka-review, pwede mo po siyang ma-rectify if in case na may mali kang information na na-submit. After na makumpleto mo lahat ng required information at ma-submit mo na siya, makaka-receive ka ng email from Red Cross, which is kung saan mo po siya ma-download at kung saan mo po siya makuha yung QR code ng Red Cross para dun sa swab test. So, alam po namin, alam po namin natin lahat na medyo nagiging inconvenient sa inyo. Quarantine sa mga
Thank you.